Back-to-back champion ng TNT Tropang Giga, iyak si Coach Team Cone durugang puso sa nangyari sa crunch time. So PBA Finals Game 6, Barangay Hinebra kontra sa TNT Tropang Giga, buleto at grabe ang adjustment ng Hinebra sentro si JB at kasama sa starting lineup itong si Ralco at RJ Abarrientos. First basket of the game mula sa layup ni Brownlee, pero binuro agad dyan ang wing 3-pointer ni Ray ng Bata. Another 3-point shot ng TNT mula kay Ronde, burado naman ng 3 ni Ralco. Midrange jumper ni JB, burado rin ng one-handed slam ni RHJ. Aggressive ang both imports natin, pero under 4-minute mark nang magkaroon ng minira ng TNT dahilan upang mapatawag agad ng timeout si Coach Team Cone sa score na 16-9. Nabasag na lang ang run na yan dahil sa layup na to ni Scary Thompson na nasundan pa ng another layup mula kay Japet Aguilar. Natapos ang unang quarter sa low scoring ball game 16-21. Second quarter, agad na nakuha ni Japet Aguilar ang kanyang second personal foul. Nakagawa pa ng another minira ng TNT na muling nag-angat sa kanilang 9 na puntos na kalamangan. Dito butit nagparamdam na si Maverick Anmisi offensively at naipasok itong corner 3-point shot. RJ Abarrientos finally naitala na rin ang kanyang first 5 points, pero under 5-minute mark nagwala sa galit si Coach Team Co nang hindi tawagan ng foul si Kobon kontra kay Justin Brownlee. Technical lang inabot dyan ni Coach Team Cone, pero nagtuloy-tuloy pang napakainit na opensa ni RJ at kumana pa ng another 7 straight points. Napareact tuloy si Coach Team Cone at gigil na napasuntok na lang, at finally napakinabangan din this series si RJ Abarrientos. Pero after nyan may pamatay sunog naman na 6 straight points na kinana si The Blur Jason Castro. Yun nga lang at nagtuloy-tuloy pang run ng Hinebra, takeover mode malala pa rin si RJ Abarrientos na so far meron ng 18 points. Grabe yun, dahil lahat yan galing lang dito sa second quarter. At natapos ang first half, abante ng Barangay Hinebra ng isa 43-42. Start of the third quarter, mainit pa rin si RJ na binuksan muli ang opensa ng Hinebra sa kanyang mid-range jumper, pero may sagot agad na in transition layup ang kanyang idol na si Jason Castro. Stephen Holt finally nahawa na rin offensively at matapos yan. Grabe ang binigay na foul ni Eram kay Japet Aguilar, binagsakan dahilan upang matawagan ito ng flagrant foul penalty 1. After nyan, napakainit na nang naging sagutan ng basket, at despite na struggle si JB, step up naman ang mga locals ng Barangay Hinebra. Grabe rin si Stephen Holt na nagpakawala ng back-to-back 3-pointer. At speaking of Justin Brownlee, heto't nawala ng dry spell, at dahil sa kanyang 6 straight points, biglang namaganang lamang ng Hinebra sa double digit. Natapos ang third period na ibaba nga lang yan sa 8 ng TNT 66-74. Fourth and final quarter, RHJ mainit naman na binuksan ang opensa ng TNT sa kanyang 5 straight points, including itong end one dunk. At eto sa isang iglap dahil sa 3 na to ni Ray ng Batak, agad na naitabla ng TNT ang talaan sa all 74. Butit to the rescue si RJ Abarrientos na mainit na naman na kumana ng 9 straight points, including itong isang 3 at isang 4 point shot. Kaso sumasagot din si Pugoy sa kabila ng back-to-back 3-pointer. Under 2-minute mark, to make over na si RHJ na kumana ng crucial back-to-back basket na nagbigay kalamangan sa TNT 89-85. Under a minute mark, another crucial layup para kay Kelly Williams, at dito tila nadurog na ang puso ni Coach Team Cone. Sa uli, heto TNT Tropang Giga ang tatanghaling back-to-back champion ng Governor's Cup.